chapter 13, book of Romans, chapter number 13. Verse 1 to 7, chapter 13, verse 1 to 7. Be seated, please. God ordained authority. God ordained authority. All right. Now, according to Van Hoffner, he said in his book, authority is essential because we live in a sinful and fallen world. Authority is essential. Kailangan ba may authority? Kasi sa ayaw natin sa hindi, ang tao by nature suwail. Amen? By nature ang tao rebellious. By nature ang tao stubborn. Kaya kailangan ng somebody na mag-rule sa atin. Imagine kung walang mag-rule, it's like patay ang traffic light. What happened? Naka-observe kayo? Pag walang traffic light, chaos. Confusion, mansik na lang magpag-usok. Until such time, malak na lang ang mga sasakyan kay puro na nag-inag-usok. Lahat gusto mo na, walang magbigay. Hello? And that is a perfect picture pag walang government. That's why, praise God, the Bible is complete. Praise God, the Bible is full of instruction na dapat tayo mag-subject sa government. Because that is ordained by God. Hindi yan idea ng tao. It is a plan, well-planned by God na siya mag-una sa atin dito sa mundo. Mga kapatid, the Bible makes it clear that the government is the Lord's servant. For what purpose? To maintain order in society. To maintain order in society. That's the purpose of human government. That's why we have a government. To maintain order in society. Alright, what else? God has ultimate authority. So si Lord ang naglagay ba? Mayroong mga pattern na nilalagay si Lord dito sa atin na dapat tayo. May chain of command na dapat natin sundin. Alright? The right use of God-given authority brings order and safety. O di ba napakaganda? Kung mga kapatid, ang tama ng ang pag-sunod natin at sinusunod natin ang authority, ang result, order and safety. The reason why we use tayo, hindi wala tayo sunod sa authority. Oh, problematic na ating bansa kay ang tao gusto ang sarili niya ayaw mag-submit dun sa authority na ginigay ni Lord. Alright, so we need to subject kapatid sa order and authority brings order and safety. Government produces an environment of respect, love, and freedom. Okay? So yan ang government, no, magbigay siya, mag-produce siya ng environment with respect, love, and freedom. And that is symbiotic relationship, hindi pwedeng isa lang. That is give and take. Okay, after the fall of Adam and Eve, God instituted human government for the good of the human race. Kasi ayaw ng tao ng theocratic. Okay, kung hindi nang nasirang mga kapatid, bisitan, theocratic sana tayo ngayon ng ating authority, Diyos lang. Pero dahil nasira, naglagay si Lord ang human government to rule over us. Okay, few things I would like to share with you this morning. Three things, makinig ka. Hindi ako magtatagal. The reason for authority. The reason for authority. The word reason means aim. The word reason means purpose or intention. So bakit? Ano ba ang aim? Ano ba ang purpose? Ano ba ang intention? Bakit may authority or government or somebody na mag-lead sa atin? And listen carefully. First one, look at verse number one according sa ating Bible scripture. Scriptural reading. Verse 1, let every soul be subject unto the higher powers. For what reason? For there is no power but of God. The powers that be ordained of God. Okay, take note the word subject. Let every soul underline the word subject. What does it mean? What does it mean the word subject? The word subject means to accept. The word subject means to obey or to be under obedience, to put under. That is the word subject. So kailangan pala tayo tanggapin natin at magsunod tayo, mga kapatid, at magpasakop tayo doon sa authority na nilalagay sa atin. And that is government. Let every soul, take note, mga kapatid. Take note, first of all, mga kapatid, ang authority, dapat tayo bilang mamamayan, dapat it must be individual. Dapat bawat isa sa atin, hindi lang ito per family ang ating pag-subject, kundi every individual, every Filipino citizen,
Singapore, talagang napakaganda ang ating bansa. Wala itong mga NPA. Kung lahat lang tayo God's subject, ito ang hindi natin naiintindihan. In other words, human government is designed by God. That is not man's idea. That is not man's idea. Government, it is designed by God. Amen? Galing sa Diyos. Ang Diyos ang ang author sa government. Kaya sabi niya dito, God, look at verse 2. Anong sabi niya? Whosoever therefore resisted the power or opposed the power, opposed the government, what happened? Resisted the ordinance of God. When you rebel against the government, you rebel also against God. Because government is ordained by God. That is authority. When you rebel against the authority, you rebel against the authority of God. You see, bago patay, God gave rulers the power to govern. Binigyan tayo ng mga rulers, that is human officials. Oh, government dati, government officials to rule us according to His will and purpose. Now take note, kapatid. Like I said, back in Old Testament time, meron akong government. May mga kings sila, may mga judges sila to rule them. Look, Daniel chapter 2, verse 21. Anong sabi po ng Daniel? Please open your Bible, please. Alright? Daniel chapter 2. Look at chapter 2, verse number 21. Daniel chapter 2, verse 21, and He changeth, He, that is God, and He changeth the times and the seasons. He removeth, take note this phrase, He removeth kings and setteth up kings. Siya ang nagatanggal, siya ang nagapaalis, at siya ang nagalagay. He removeth kings and setteth up kings. He giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know, what? Understanding. So, sino parang nagkakontrol, Brad? Sa mga hari, ang Panginoong Diyos. Sino maglalagay? Ang Diyos. Sino magpaalis? Ang Diyos. So, walang karapatan tayo magpaalis sa mga leaders. Only ang Diyos, kay ang Diyos ang naglalagay ng leader. Mapasimbahan, mapagobyerno. Ang Diyos ang may kontrol. Ang Diyos ang may papanak. Kaya tayo, hindi tayo pwede mag-involve yung mga impeachment. That is human mind. Oo, tao yan kapatid. Ang Panginoon, maliwanag ang Bible, siya magpapalis, siya ang magpapalit. Kaya ang ating gampanan, ating pabirman, bilang ano, is mag-pray sa ating government. Amen. Hindi natin papir mag-protista, hindi natin papir, mga kapatid, na doon tayo mag-rally-rally doon sa mga kumili, doon sa mga kapitolyo. Oh, few days ago, mayroon tinatawag solidarity walk. And sadly, mga kapatid, mga religious leaders ang spearhead. Sabi ng Bible, ang trabaho ng religious sector to pray for the government, not to against the government, not to oppose the government. Hello? Amen. That's our role. Never in the Bible na may provision na doon ka mag-protesta, mag-marcha para i-expose mo, express mo yung dismay mo, mga kapatid, or yung frustration mo sa government. No, it's not. Never in the Bible. Our role, I may not, mga kapatid, agree with all our city government. I may not agree all the issues in the provincial government, in the national government, but as a citizen of this country, I am duty bound. My responsibility, my obligation is to support my government. Personally speaking, I mean that I never vote for Pinoy. Sino ba itong galing ni Pinoy? Oh, my president that time, 2010, if you remember, Teodoro. Kung di magpinsa din, sinabang kapatid, that is my president. Natalo
accountable to God. Sila din ang mga rulers, accountable. They are answerable and responsible. They are liable. Verse number 3, for rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou not then be afraid of the power? Do that which is good. That's our function. Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Verse number 4, for he is the minister of God. Ito mga rulers, for he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid. For he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God, a revenger. Okay? You see that? Paano gi-describe ng Bible, ano ang function po ng human government? That means, mga kapatid, that nations as well as their leaders are accountable to God. Pati po ng function na mabuti. Pati nila nagamba ng mga kapatid ang trabaho po, ang aming namahal, accountable din. Don't you know yung mga biyo natin? Galing sa National Guard, galing sa President down to barangay level. Barangay Councilor, pinakagis, pinakababa mga kapatid. They are accountable to God. Why? Because they have been elected by people. Okay? Yung mga appointed, they are accountable sa nag-appoint sa kanila. Like yung ating cabinet secretaries or some mga appointment. Pero yung elect people, di-elect sila ba? By vote, they are accountable also to God. Kasi they have responsible, they have responsibility to perform. Dapat may tungkulin sila. Kaya someday, pagdating ni Lord sa Judgment Day, accountable sila. Paano nila ginawa ang kanilang function as kagawad, as counselor, whether sa province, mga kapatid, or sa city, I mean, or sa town, they are responsible. That's why leaders must be what? Mga kapatid, kakalungkot may mga leaders na godless and wicked, but sometimes God allows such leaders to govern. May mga pagkakataon. In the Bible, look in the Bible, may mga godless leader. But I think God is still a purpose. Bakit sila i-allow ng Panginoong Diyos? They have no thought of God at all. But the very fact that He permits them to seize the reins of government means that He has a purpose to fulfill even through their misrule. Okay? Natay doon mga kapatid, the response to authority. The response to authority. What should be our response? What should be our response? Okay? Look again in chapter 13. Look again, verse number 2. Verse number 2. Okay? Verse 2. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. As citizen of this country, what should be our response? Listen carefully. Letter A, our response is obedience. Hello, amen? Obedience, we need to obey. As citizens of this country, we need to obey. As long it will not contradict to the Bible principle, we need to obey our government. Amen. Hello, amen? Amen? We need to obey. Because that is God's plan, that is God's desire and design, that all of us must be subject. What else? Verse number 3, look at verse 3. For rulers are not terror, ang mga leader, are not terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. That means church, Christians and non-Christians alike are to be submissive to their government. Kailangan tayong submissive? Kailangan natin mag-obey? Kailangan natin mag-obey? Hello, amen, church? When we keep the laws of men, listen, church, we can live in a peaceful and have favor with our leaders. Okay? 1 Peter 2:13. Another verse, please. 1 Peter chapter 2. Look at verse number 2. Okay. Chapter 2, verse number 13. 1 Peter, please. Ano sabi ni Peter? Verse 13, submit. Take note of that word. Submit yourselves to every samba, but to every ordinance of men for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme. Take note. So we need to submit to every ordinance. What is that? Every rule, every, okay, constitution.
gobyerno, as long ba what I mentioned earlier, as long it will not contradict the Bible principle, we need to submit. Barangay ordinance, city ordinance, province, one time, may gisunong ako kay doon mga kapatid, may alingayo doon sa, ano, sa lumi, hindi ako makaakyat lang, hindi ako makakuha ng inyo. Kasi nung inakyat namin, oh, kasama ko pa si, ano, si Bunny at si Sir John, may what, alingayo. So the other day, nang hilamon, tapos nagsunog ako, nag-usok, usokan ko inyo, maya-maya may nagpunta. Sir, patayin mo yan. Kaya may nagreklamo, ay usog daw. So bawal ba? Kahit yung mga giwanis-wanis lang, bawal. Dito sa city, meron tayong ordinance bag, meron tayong sinro, bawal magsunog. Lalo na yung mga silupeg, lalo na yung mga mantel, lalo na yung mga dormat, ang tawag yung format. May one time, kapitbahay namin, 3 days. Grabe ang usok, tapos mga tila, tapos kapundok, tapos maliit pa si Bibi. Less than 1 year pa lang lang, more than 1 year. Talaga, grabe yung pinitin siya pag naghahangin, papunta pa sa amin. Hindi ako nakatiis, puntahan ko ma'am, hindi pakipatay niyo yan, kay grabe yung alam. O sige, puntahan namin. Ah, okay, basihan lang. Tapos, wala, dapat gikalkan siya. Kasi pag nakapinitrit na, dyan si Baba, pero si Lali, may inong apoy pa rin. So, ang grabe tila, plus meron pang durmat, durmat, oh, grabe. Matiis mo yung damo, okay lang na, yung mga sinilig, yung mga daw-daw, matiis mo yan, pero pag tila na talaga, maimbir na nga talaga mga kapatid. Grabe ka ba, oh? Ang style mo, tawag ako na, ano, sindro. Mabuti ba yung number ako sindro? Ma'am, ganito. Puntahan nila. Puntahan nila yung kapitbahay. Pagtingin sa sindro, di naman kaya. Brad, girequisa ng fire truck. Gikalkal talaga. Kahit kung sa ibabaw lang, wala. Kasi nakapinitrit na sa ilalim, Brad. Kahit mga sinuping, mga tila. Ah, wala na. Mga ako. Kaya sunod tayo sa ordinance. Hello, Amen. Nakakahiya. Punta ka tayo ng simbolo, tapos ticket. Pwede na, deliver yung first offense, 500 na muna. Nasayang pa rin yung 500. No? Hello, Amen. Kaya, sunod tayo. Parang sabi, bawal maglagay ng mga hayop. Doon, Brad, malapit sa daan. Dapat bawal. Ha? Animal, ano na? Astray animal? Huwag tayo kayo na may mga alaga. Huwag kayo. Eh, dito. Kagabi, pag alis namin, on Friday, nag-practice dito, tapos pag-uwi namin, andiyan, nagbalabag yung baka sa kapitbahay natin. Businahan mo, damo, man siya nag-ano, tapos ang kanyang ano. Sabi ko, bako ba dito? Disgrace niya yan. Hello? City ordinance, meron tayo dyan. Sabi ng Bible, as Christians, dapat alam natin. At dapat tayo mag-obey, no? Dapat din tayo pasaway. Okay? Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake. Look, verse 24, verse 14. For unto governors as unto them that are set by him for the punishment. Take note. Sino may punish? Ang mga evildoers. Hello? So, di tayo gagawa ng evil para di tayo mapunish. Okay? Di tayo i-penalize and for the praise of them that do it. Okay? We need to obey church. We need to obey the ordinances. We need to obey our government. Whether barangay yan. Okay? Kay authority po yan sila, Brad. Sa ating town, sa ating city, especially sa ating national government, we need to obey. That's our response to the authority. We need to obey. We don't have any provision, mga kapatid, or neutral ground, but we need to obey. Whether you like it or not, we need to obey our government. Amen? Amen. Next, response is to obey. Letter B, we need to respond. In response of opposition. Pag napupos, anong sabi ng Bible? Verse number 2. Let's go back to verse number 2. Chapter 13. Romans chapter 13, verse number 2. Whosoever, therefore, take note this word. Anybody. Every individual, whosoever therefore resisteth the ordinance.
of God. Sino yung nag-oppose? Sino yung kukontra? Doon po sa authority na ibigay ni Lord, sabi ng Bible, ay ga-resist niya sa ordinance ng Diyos. At anong nangyari sa kanya? Those who oppose, those who resist, what will happen to them? Look at verse 2 again. And they that resist, look at this phrase, shall what? Receive themselves what? Damnation. Damnation. Okay? In every society, there are those who oppose their government. Meron talaga. Kahit saan may nag-oppose. When a person or groups oppose their government, leaders, they must be careful because they may be in opposition to God. Sila ba? Ga-oppose sa government, ga-oppose sila sa Panginoon Diyos. And what will happen? Anong sabi ng Bible? Those people who resist, those people who oppose, the Bible says, they will receive damnation. What is damnation? The word damnation means judgment. People who rebel and cause uprisings against their government need to know the seriousness of their actions. May matatanggap ka lang. Marami akong nabasa, Brad, na mga tawag dito, mga activist ba, mga young people, mga youth na na-recruit ng NPA. And suddenly, galing sila sa mga universities. Sabihin natin, elite na government, universities. Number one, itong UP. UP. Maganda pag pinaalam ng government, and na-recruit sila, na-brainwash sila, nag-ansa, nag-against sa government. Nung unang activist, and then later on, nag-level up, na-full place na sila, nag-armas na brad. Punta sa mundo. And suddenly brad, during encounter, simply, inferior sila sa training, mas superior ang army, mas superior ba ang ating mga marines. In short, namatay. Very sad. Pinaaral ng gobyerno tapos na-rebuilding. Kaya I agree. Ito lang yung statement ni Kimonay, nag-agree ako sa lahat ng statement niya. Ito lang nag-agree ako na dapat yung UP ng mga estudyante, kung mag-upo sila brad, dapat i-cancel yung kanilang pagiging scholar. Or, yung UP, pabayaran na like yung mga private na mga ano. Gawin na lang hindi na free brad. Kasi ngayon, pag estudyante ka ng UP, aside the free ka, may allowance ka pa. Lahat ng estudyante, ang laki kayo yung allowance dyan. Maliit na yung 15,000 kada estudyante ba sa UP Manila. Can you see? Tapos after that, pinaaral ka, 4 years, pinaaral ka, 5 years kung engineering ka, tapos after that, brad, mag-rebuilding ka na para sa gobyerno, kukontra ka sa gobyerno, sisiraan mo yung gobyerno. Di ba insulto yan? Parang pinakain mo, tapos nagkontra sa iyo, ha? Parang ganun, pinaaral, gobyerno naggasto. Nareagree kay Kimonoy. Sabi niya, mabuti, sarado na lang yan. O, gawin na lang yung private, tapos pabayaran lahat ng mga estudyante. Kung ganun man lang, mag-rebuilding sa gobyerno. Ang kalungkot, tira natin, tira niyo yung itaksis natin yan. Mga kapatid, at isa pa itong mga lukulongo, ito rin mga profesor. Now don't you know, lately lang, nag-march sa sila ba? Nag-boycott sila? Giprotesta nila yung pagpanalo kay BBA? Tapos no classes daw? Sabi, anong klase? Diba? Mga kapatid, kaya hindi maganda. Sabi ng Bible, people who rebel and cause uprisings against their government need to know the seriousness of their actions. And listen, Christians. Christians are to respect their government and their leaders. We are to obey the law as long as it is not conflict with God's word. Amen. We need to obey. Paniwala? Amen. Minakahatapit ngayon itong lifting of mining pit, open pit mining. Gilift ng ban. Dati di-ban yan, yung open pit mining. Lately lang brad, sa session sa ating iste, walang na. Unanimous decision na pruna. Pruna. Gitanggal na nila yung ban, tapos pwede na mag-operate. Anytime soon, pwede na mag-operate ang isipline. Sagittarius Mines Incorporated. Tapos open pit mining, kapatid, dito po sa ating province. Particularly sa Tampakan. I will tell you, pastor, anong position mo? I am against. I don't know sa inyo mga kapatid, but for me, I am against. Sabi, ay pastor, mag-improve man.
malaki ang income sa ating province, Pastor. Malaki ang itulong yan sa revenue, Pastor. Lalo na ngayon, eh, malaki ang utang natin dahil sa pandemic. Trillion-trillion ang ating utang. It might be makatulong. But how long? The question is yung long-term effect. 10 years from now, 15 years from now, 20 years from now. Don't you know? Ma-restore pa kaya yung tikal kanina, thousand-thousand na hectares dyan? Kasi open pit yan, hindi yung taniling na ganun. Meaning, parang imodo yan. Pag ganun siya, malaki dito, paliit-paliit. Ganun yan, kapatid. O, ilang hektarya yung mawawala niya ng mga forest. Putuloy nila. Di maapektuhan ang mga, maapektuhan o nabag ang livelihood ng mga IPs. Pangalawa, yung mga wildlife natin. Yung mga sawa dyan, yung mga lahat na mga ipon dyan, lahat na nag-contribute, symbiotic pa na natulong sa ating nature. Mawawalan sila, ma-displace sila. Hello, amen? Ang ating source ng tubig, maapektuhan. Kasi mag-reduce na yung mga kahoy na nag-supply ng tubig. Pangalawa mga kapatid, oh, yung baha dyan. Okay? Lalo na mag-init ng South Cotabato, ilang thousand na puno yung i-uproot nila, tanggalin nila. Kung ngayon pa lang malinit, how much more pa kung matanggal na yung mga kahoy dyan sa puno? Are you with me? Nakuha niyong punto mga kapatid? Pangatlo, pangapat na reason mga kapatid, paano kung gaano, anong garanti 100% na walang damage yan dito sa baba? Okay? Do you think, brad, na walang talaga mag-spill over yan? Walang talagang mag-leak yan ng mga kimikal? Since mataas ang tampakan, pupunta yan sa mga ilong natin, tapos maghalo yan papunta sa ating mga kanal. Ang kanal, gaano yung mga karabaw natin dyan, tapos pupunta sa ating mga tanim. Ibig to yung mga kapatid, ang mercury number one, yung separator ng mga gold, kapatid. Oh. At ang panglima, nakakatakot. Paano one day, mga kapatid, napuno ng tubig yan? Sige ulan, imbudo man. Mapuno ng tubig, kaya nila na isang, ano yan? Ano, higupin yan? May machine kaya? What if kung mapuno someday, tapos mabulwa? Yan din. Paano mo yan, yung Mount Parker nga, yung Mount Paughan, yung doon sa Tiboli, na, early 2000 ba yun? O late 90s na nabulwag yung bakpa niya. Tapos na up. So, volume ng tubig galing sa taas. Grabe, brad. Di ba, liit lang yun, brad. Maliit lang yun. Pero ilan ang patay? Sobra 100 ang patay. Ilang bahay yung na-wash out na until ngayon hanggang Santo Niño. Papuntang Murala, kapatid, hindi na mapusla na kuma. Kasi, ang laki ng mga bato. Ang kanilang rice field ng una, bato, baras na, di na matamnan ngayon. Ipikto ng slide doon sa Mount Parker ng Bunigan. Eh kapatid, malapit lang tampakan sa atin. Hello? Ilang kilometers lang ang tampakan sa atin, brad? Do you think na unang ipikto yan kung nag-was out yan sa atin? Ang Tiboli nakarating sa Santo Niño, brad. Ang mga bato. Ala River. Ang Ala River na malalim ngayon, napaka-silpid na. Ipagpalit mo ang kunting income sa grabing epekto. Hello, amen? Well, of course, hindi tayo pwedeng, like I said, hindi tayo mag-protesta ba? But, hindi tayo magawa ng letter. Hindi tayo mag-signature campaign. Hindi tayo mag-express natin ba ang ating sentimento ba? This is our position. We as citizen of South Cotabato, we as constituent of South Cotabato, this is our sentiment. This is our, pwede natin isulat yan ba? Na hindi na tayo mag-placard doon, hindi na tayo. Hello? Amen. Kung pro-mining ka sa tampakan, sorry lang. Sinasabi ko lang ito. We need to support our government. Yes, we need. Kailangan nag-review yung kapatid ang ating ano. But, like I said, we need to support. Don't oppose. Do not oppose mga kapatid. Okay? Nakalungkot. Yung si Lini Rubino sabi niya, tinatanggap ko, pero di pa tapos ang laban. Lagabas tayo at ipaglaban natin. Anong klase yan? Tinatanggap ko, tapos ipaglaban natin ang
nangyari, brad? Di ba magulo? Pati pulis, isabihan na siya. Oo. Binibinibin, binibasabihan mo yung mga reporters ko. Natanggapin na lang ang resulta para hindi tayo magkagulo. Kasi yung mga pulis, nahirapan na, nakaputis na sila doon. O sino ang promoter? Sino nag-insight? Sino nag-promo? Kay Consilini sabi, nagpasalamat na siya sa kanyang mga supporter. At mga patid, tanggapin na lang natin. Nagsalita na ang taong bayan. At gawin natin, kagaya kay Moreno ba? Yun ang tama. Suportahin natin. Isa lang ating bansang Pilipinas. Isa lang ating gobyerno. Kaya, ano man ang ating political affiliation, since meron ang president kita yung nag-elect ng mga tao, suportahan natin. Yun ang dapat, yun ang napakagandang statement. Hindi ba, hindi ba tapos ang laban? Ano pang hintay mo, milagro? Hello? 31,000 versus 14,000? Kahit tawagin mo pa lahat, kasanto niyan mga kapatid, hindi niyo magkatulong. Itutar na ang lahat ng mga presidensya mo, sampo sila. Lahat ng mga presidensya mo, si Avilia, sino ba yung si Bagodato, sino yung lahat na? Si Lini. Ang itutar, 21 million na ang total nila na votes. Di-combine niya yung CMA versus BBM. E 21,000, naman pa rin ang 10 million, kaya 31 million si BBM. E ngayon, ipaglaban natin, ating karapatan, ay kamalikong. Ang problema, mga kapatid, yung acceptance ba? Yes. E kung meron kang acceptance, marunong ka na mag-unsig. Yeah. Hindi ka na mag-provoke. Pag mahirap sa ating kandidate, sabi niya, ha? Sabi niya, kung ako matalo, tapos tanggapin natin. O ngayon, tinataan mo ka, tinatanggap mo ba? Yun ang problema. So, church, we don't need. Ha? All natin. Oh, we need to obey. Hello, amen? Amen. Our responsibility to government. What is our responsibility? Okay? Our responsibility. Chapter 5, verse 5 to 7. Okay, malapit na tayo matapos. Balik tayo doon sa chapter 13. Amen. Chapter 13. Okay? Verse 5 to 7. According to verse 5. Verse number 5. Wherefore, we must needs be subject. Okay? Not only for wrath, but also for conscience sake. Verse number 6. For this cause, pay ye tribute also, for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. 7. Render therefore to all their Jews tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. So Christians are to be submissive to their government to avoid God's wrath and for conscience sake. So what should be our responsibility to authority or government? Letter A, support financially. We need to support our government financially. Sabi ng Bible God, verse number 6, for this cause, pay, dimension ng word but pay. Nakita nyo? Yeah. For this cause, pay. Bayad. Ye what? Anong ibayad natin? Tribute. Tribute. Okay, klaro? Ibig sabihin mga kapatid, okay? Ibig sabihin, as Christians, we are to pay our taxes. Christians are to pay their taxes to the state. So, hindi yan o responsibility natin na bayad tayo ng tax. Meron kang property tax, meron kang lupa, meron kang bahay, nabayad ka. Hello? Ilan yung nabayaran namin ba? Ilang title yung kay mama? Apat. Noong una, yung sablog, gisali sa amin. Doon sa contract, hindi na pwede, kaya hindi na. Oh, unfair naman. So yung property, bayad sa city hall, sa assessor. Bayad tayo. Salamat, gilakad ko ito mga kapatid, ating property ito. Oh, tapos, sabi ko, ma'am, anong gawin ko? Gusto ko i-tax exempt pa namin. Kay, ano kami, religious kami. Sabi niya, pastor, meron ka bang, ano, tawag dito, meron na-register ba sa seat ang sibahan niyo? Yes. Sige, pastor, dalhin mo dito, Xerox lang. Tapos punta ka doon sa ROD, i-comply mo dito. Tapos, balik ka dito. O, i-comply mo, brad.
Makita ko title, dala ko Xerox, dala ko yung registration, punta ko ng ROD, tapos balik ako sa city assessor. Okay, sige pastor, hintay ka lang ng few days, balik ka dito. O, balik ako, o, kapatid. Okay, may binayaran kunti. O yun, magbalik. O, tax exempt na. O, salamat ko na tayo mabayad. O, non-stop, non-profit ito. Ang simbahan, non-stop, non-profit. Pero hindi pwede automatic tax exempt tayo. Dapat natin i-process. May proseso ang gobyerno. Hindi pwede na pag simbahan, automatic no, i-process natin. Okay? Pero pag hindi ka tax exempt na, bayad tayo. Kuha ka ng business permit, kuha ka para legal. Kuha, may negosyo ka. Kailangan sanitary permit, kuha ka sanitary permit. Kailangan ng news permit, kuha ka news permit. Para hindi ka kurbahan ba? Pag-tax mapping, o saan yung book mo? Saan yung, ano tawag doon? Daily sales report mo? Saan? O, ganito. Naro ba? Nakarilit ba ka mo? Para sa atin yun mga kapatid. Mas mainam, hindi masama magnegosyo, pero dapat may gobyerno tayo susundin natin. Kasi yung mga taxes na yan, ibabalik niyan sa atin. Yun yung magiging income ng gobyerno para sa atin. E kung hindi tayo magbayad ng property tax, wala tayong news permit, e anong ibalik ng gobyerno sa atin? Paano pabayad calamity? Paano, mga kapatid, kung i-lockdown naman ta, saan mga ayuda? Saan ang sardinas kunin? Saan ang noodles kunin? Ang bigas? Eh kahit nasabihin natin, talagumlako mo rin ang bigas, masalamat ko kay may bigas. Amen. Oh, ibalik na ng gobyerno, kaya nagbigay ka ng tax mo. Hindi, walang bansa kapatid na walang buhis. Kaya ang buhis, lifeline ng church. Ano, lifeline ng country. Don't you know yung mga taxes natin, revenues, yun yung kukunin yung national budget natin. Parang ipag-arilin natin mo na yung people. Ano nang ginayaw-yaw ni Pastor mo? Si Dula. Hello, Amen? Kahit si Dula. Huwa ka si Dula, may bayan niya. Sabi ng Bible God, pay ye, ano naman? Tribute. Okay? The word tribute means taxes. The government cannot exist without taxes. Yes or no? Yes. Hindi mag-exist ba, hindi magpatuloy ang gobyerno, ang isang state kung walang tax. Kaya meron tayong taxes talaga. Oh, whether we like it or not, may mga taxes at dapat tayo mag-comply po doon. Alright? Christians are responsible for their personal tax and for their property tax. Those who collect taxes are God's minister attending continually upon this very thing. Kaya ayaw ni ganit mga kapatid, isang presidential board. Pag nanalo ako, magpapagawa ako ng mega priso, kaya ikaw kulong ko lahat, kura-kura ako. Pero may issue sa tax. Hello? May issue sa tax na hindi pa na-resolve, na binapulit na pa sa gobyerno. In fact, dito sa atin sa DNR dyan, mahirap yung gano'n, no? Bago ka magsabi, papakulong ko yung mga kurabon, make sure na ikaw, taxpayer ka, make sure na wala kang ginatakasan. Hello, ano ba ta? Mga kapatid, yes, those who are collect taxes are God's ministers. And the word custom, look at verse number 6 again. Verse number 6 for this. Us pay tribute also for they are God's ministers. Attending continually upon this very thing. Render therefore to all their dues tribute to whom tribute is due next custom to whom custom. What is that, Pastor? The word custom refers to taxes on imported and exported goods. So, tayo din po ba kapatid ay nag-import at export, may tax din po yan sa custom. Kaya malaki. Sabi nga doon, isang pastor sa Jensen, nag-request isang container. Isang container mga kapatid na tawag dito, Bibles from US. O ngayon, matagal nakuha kay di-process pa mga papers, ganito. Mga kapatid, umabot 200,000 na. Kaya everyday pa napag-iwi yan ang claim, may storage fee. Ang area na ginagal sa container, may pinanti mga interest. Pag may standby, pati ang area para sa port, importante yan para tuloy-tuloy yung transaction. So, make sure na kung mag-import tayo, Brad, dapat klaro ang papers natin para tuloy-tuloy hindi mapindi ang ating mga goods. Okay?
Failure to pay your taxes is a sin against God. Cheating on taxes is a crime against the government and is punishable. Kaya huwag tayo mag-doktor ng tax, amen? We need to support our government financially. We need to support our government respectably. Respectably, reasonably, and properly. Mga kapatid. Okay, verse 7. Diyan ba tayo? Amen. Okay, malapit na tayo matapos. Look at verse 7. Okay, we're talking about human government. Verse 7, render therefore to all their Jews, tribute to whom tribute is due, custo to whom custo. And then, look at the next word. Fear to whom fear, and honor to whom honor. Dapat natin nila tayo ba magbayad sa ating mga taxes? Okay? Kung di katakutan din natin ang dapat katakutan, at igalang natin ang dapat igalang. Christians are to support their government respectably. And take note the word, we are to show fear. Magkaroon tayo ng takot. We must show respect for our civil leaders who have their power to collect taxes. Okay? Mga kapatid, lately na nag-visit, nag-short visit or short vacation si BBM at ang family niya doon sa Melbourne, Australia. Okay? And then, the other day, may mga Filipino citizen doon sa UK. And then it's so happy na si Prince Charles, mga kapatid, nandun din. And then nakita niya mga Pinoy pala. At di-congratulate niya ang Filipino, congratulations for your new president. Oh, he's a good one. Oh, kita mo, Queen Elizabeth, sabi niya, you know what? I'm well read. Oh. Ano siya ba? Oh, to show support for your president in the Philippines. Oh. Sabi niya, hindi na problema ang governance. Ang problema na sa ating bansa, yung mga tao, yung citizen. Mabuti pa yung ibang mga tao, leaders, but na-appreciate nila yung ating bansa, na-appreciate nila yung ating bagong president. Pero tayo, papunta ni Bimin doon sa Melbourne, anong sumalubang sa kanya, brad? Mga international akbayan, bayan muna. Magnanakaw. Layas na dito. Anong layas na dito? Wala kayo nagpalayas ang taga-Australian government na sila may-ari ng Australia. Tapos ikaw na Pinay, ha? Immigrant ka lang siguro dyan, o baka tourist ka rin, palayasin mo yung Filipino mo, presidente pa ng Pilipinas. Although hindi pa officially na-proclaim, presumptive pa lang. Nakita mo anong kabastos ang mga Pilipino? Pangit ang ugali natin. Instead na proud tayo, tayo pang sumisira sa kapwa natin. Mga kapatid, ibang bansa, ang pagkakanilang leader, kanilang presidente, nagbisita sa kanila, tuno ano sila, proud. Oh, this is our president. President, your highness, thank you for visiting us. Thank you for coming. Ganon sila ka, welcome brad sa kanilang presidente. Ganon sila ka proud, ganon sila ka happy. Pero ang mga Pilipino, lalo na si BBM. No? Matataka ako, bakit ganon sila ka bitter? Ano ba talaga ginawa personally ni BBM sa kanila? Gikulata ba sila? Nautangan ba sila? Bakit ganun sila kagalit? Nakuha niyong point, brad? Sabi ng Bible, fear to whom fear, honor to whom honor. Hindi mo siguro type si BBM, sorry. Pero si siyang nanalo, dapat mo na siya maging type. Amen. Sa ayaw mo sa hindi presidente natin siya, mga kapatid. Hindi mo na yan. Ah, history na yan ng Pilipinas. Okay? Sorry kung maging bitter ka. Sorry kung di mo tanggap. Pero mga kapatid, I tell you, ang Bible principle ang sundin natin. Hindi mo man siya tayo, pero dapat kong gawin ito. Dahil utos ng Biblia. Hindi ko sinabi, dahil si BBM ang aking president, dapat kang sumunod. No, hindi. Dapat sinabi. Eh, dahil sinabi ng Bible. Yes. Yun yung ating bottom line doon. Bible na lang sabi, we need to honor to whom honor. Di ko man giboto itong ating vice mayor dito. Di ko siya type, sorry lang. Oh. May mga ganon yan na senator, councilor, ganon, member ng LGBT. Di ko giboto. Against ako. Pero paano? Kaya giboto man siya ng mga tao.
So dapat isama ko rin sa aking prayer list. Si Chau Rodriguez. Hello, amen? Anuhin natin yan. Alamang kalad ka rin. Kuya, hindi ka pwede dyan. Kaya ano ka? Bawal yan sa Bible eh. Pwede ba ganun ako dyan magprotesta? Pero basta, giguto siya ng mga tao sa ating lugar sa Coronadal. Isama ko rin siya sa prayer list. Lord, ang aming counselor ng mga bago. Lalo na ito si, ano, si medyo ganun. Sana ang kanyang advocacy. Sana kung ano ang kanyang kumite. Sana magampanan niya ng tama. Sana maging blessing siya. Di ba ganun? Ganun lang kasimple. Huwag na tayong mga ganun. Kasi nandun na yung mga kapatid. Sabi ng Biblia, honor to honor. Anong resulta? That, okay? That we have, okay? Sabi ng Bible, we are, lesson natin, we show our support respectably when we honor our leaders. We are told to pray for those who rule over us. Okay, last text and let's read this, 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2. Verse 1 and 2. Alright. Okay, let's read please. Okay, 1 Timothy chapter 2, verse 1 and verse number 2. Okay, this is God's instruction through Apostle Paul. Okay, verse 1 and 2, really go. I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, verse 2, and for all that are in what? Authority. That we may lead a quiet and peaceful life in all godliness and honesty. Napakaliwanag ng Bible na dapat natin ipanalangin, ipag-pray ang ating mga leader, lalo na yung mga namumuno sa atin, mga kings, at lahat na nasa authority. Anong resulta ba? That we may lead a quiet and peaceable life. Para magkaroon tayo ba ng peace. Okay? Tahimik na pamumuhay in all godliness and honesty. Tanong mga kapatid, before I close. Ang lahat, anong na pala sa lahat na nagbibilgi sa gobyerno? Yan ang tanong ko. Gumanda ang buhay nila? Umating ba sila? Naging mapayapa ba? Nasolusyonan ba yung hello? Napahira? Anong na pala sa lahat ng liberty? Muslim, nawala ng parents, nawala ng anak, nawala ng apo. Hello, everyone? Wala akong nakita nag-rebuild na gumanda ang buhay. Mostly sa nag-rebuild sa gobyerno, hindi maganda ang kanilang kahatuan mga kapatid. Okay? We may not always agree with our president or other elected leaders, but we must always speak of them respectfully because of the position they hold before God. Alright? We need to show respect. Mayroong isang blabba, sabi niya, si General Bruha, o ano, Burha pala? Burha? Gibash niya si Ruben Padilla. Eh, siya kadali lang pala maging number one, maging top na senator. Magsayaw-sayaw ka lang, magpasikat ka lang, wala na, number one senator ka na. Nagsayaw sa'yo, Boss Ruben? Baka paru-paru lang lang. Hindi niya matanggap. Anong gagawin niya isang Ruben Padilla dyan? Hindi niya alam na may anak din si Ruben. O, kung makinig ka kay Ruben, may laman kaya yung sinasabi niya. In fact, ang tatay niya mismo ay doon to, parang Bicol, part of Bicol, naging governor din sa isang province. Somewhere sa Bicol, I think, ano? O, tapos si Ruben Padilla, marami na siyang mga cases na kung saan siya nag-intervene, mga hostage crisis, na siya nag-intervene ba? Sa mga Muslim people. At naniniwala naman sa kanya yung mga tao. At marami pa
na ginampanan niya prior doon kahit artista pa siya, mga kapatid. At isa sa mga bagay niya ginapromote niya itong federalism, which is good, na dapat ang ating tira dito sa Region 12, dapat sa Region 12 na hindi na isamit doon sa National Treasury para ma-address ang mga need natin dito sa ating bayan o sa ating lugar dito sa South Cotabato o sa Region 12. Maganda ba niya ano? Oo. Sabi niya, yes, wala siguro akong alam, pero sabi niya, hindi ka ba mahiya? Ha? Sabi niya, hindi na, naubos ng hiya ko. Bakit naubos ng hiya ko? Oh, pero sabi niya, gagawin ko ang gagawin. Sabi niya, Rubin Padilla, hindi mananahimik sa Senado. Hindi pwedeng tao-tao lang sa Senado. That is good. Kahit pag Tagalog ako, kung Tagalog lang, hindi ko marunong express sa English. Okay na. Oh. Bakit pag Tagalog sa Senate? Hello, amen? Yeah. Yung mga gagaling dyan, magaling mag-articulate, magaling English, wala namang lagi. Yeah. Hello? Tatat pa ng isyo, tatat pa ng mga ano, pero pag-salita, di ba? Mga kapatid, puso kasi ang dapat. Mahirap yung puno lang tayo dito ba? Sat-sat lang tayo, dada lang tayo ng dada, pero wala man tayo na kontribyan sa bansa. Sige, kaupo sa gobyerno. Yes, amen? Ating kaya ating presidente, outgoing na mga kapatid, ilang months na lang. And I may not agree sa lahat ng mga action ni President Duterte. I agree mga kapatid, I admit may mga lapses din siya sa kanyang 6 years. But majority mga kapatid, malaki natulong ni PRDB ating President Duterte. And I salute him and I love him. And I pray for him sa kanyang bagong chapter na naman sa Sevilla. And sa kanyang last speech sa Davao, sabi niya, nagpasalamat ako. Salamat sa inyo dahil sa inyo, nakarating ako ng Malacanang. Salamat sinamahan niya ako sa aking journey. Oh, dahil sa inyo. Oh. At sabi niya, kahit civilian na, si President, si ano, Rodrigo Roa Duterte, manatili pa rin natutulog sa inyo. Oh. Sabi niya, President Duterte, ano man ang legacy mo, pag nawala ka na sa term mo, natapos na yung term mo, anong gusto mo matandaan ng tao sa'yo? Sabi niya, isa lang, isang bagay lang. That Duterte, he tried his best. Amen. Di ba niya lahat na ibigay yung pangako niya sa kabanayin? Ba sabi niya, gusto matandaan ng tao. Malagay sa isip ng tao that one day, my Duterte, he tried his best. What a blessing. We cannot miss our president. Maraming nabasa kanya, bastos, na ganyan-ganyan, mga kapatid. Pero ito lang presidente na may political win. At least he tried his best. Kaya mga tao, marunong mo, no? Anong best niya na naibigay? Pero wala. So we need to pray for our new government. Amen? Marami na bang kaupos na hindi ma-proclaim? Ipa-disqualify pa? Hindi pa ma-disqualify na lang. Ay pag-pray natin ating bagong government, ating bagong set of senators, well, ang tandem ni Sara at ni BBM, sana maganda. Sana mga kapatid na ipagpatuloy nila, ano na simula ni Duterte, ipagpatuloy nila. And we need to pray for our government. Amen. We need to pray our province. Kaya hot seat mga kapatid, ang topic ngayon sa mining. Para 15 days lang, dapat mag-design ang ating governor si Tamayo. Kung i-veto ba niya, i-veto is i-turn down niya yung proposal na mag-operate na. Within 15 days, kung di sa bansa, consider approved. Kaya, sama po natin sa prayer at stake po mga kapatid ang kinabukasan ng ating sample na bako. Amen? Okay, tayo lahat, please. Kaya tayo managamin. O Diyos namin pala, makapangyarihan, maraming salamat po kayong umaga. Salamat sa iyong mensahe. Lord, ang remind sa amin that as citizens of this country, we need to be